Ilang taon ka na? 17 po. Kakabata, 17. Nagkaroon pala ako ng increase, nag-viral yung game. Pangalawa lang yun sa ating investment. Ang pangatlong investment natin ay soon. And welcome back to our channel. My name is Janine. I'm Nyle. And so what are we going to do for today's vlog? Everyone. So for today's video, guys, i-reflect namin kung ano yung mga nangyari sa amin noong 2019 as an OFW. Meron din tayong special na makakasama. Wow! Isang maswerte, commenter. It's a way of giving back. Kasi hindi naman naging madali yung 2019 natin. Pero ang daming blessings na dumating. We always wanted to share that. Ayaw namin na, alam mo yun, sasuluhin mo lang yung blessings and all. Today, ngayon natin i-announce kung sinong nanalo. Kung maalala nyo, nagkaroon tayo ng maliit na contest. Siguro 2 videos before or last December, which last December. It's been long overdue kasi parang pinramis natin na December 31st yan na was natin. Pero ayun na kami nagkaroon ng chance na mag-shoot indoor and then to talk to you guys. Doon muna tayo sa good news. Hindi naman ganun karami yung nag-comment. So, pinili ko na lang aming community. Ang ating community. Sana dumami pa, lumawak pa. Kasi for us, it's more about gustong-gusto namin mag-give back. Ang pangalan ng ating maswerteng commenter, ganyan, ay si Allison. Hi, Allison! Yes. Kinonta ko na si Allison and then sabi ko na we will reach out to her through or via phone call. Okay. So, ayun. Kasi binigay na rin naman niya yung contact number niya. So, collaboration. So, all the way from the Philippines, si Allison ay taga Cavite. Now, it's 2:59, so it's 6:59 sa Philippines. So, ayun na siya. Hello po. Hello, good evening. Hello po, good evening din. Oo, si Junaid to. Naniningil. Naniningil kami, kasama ka sa vlog namin na. At sige pa. Oo. Message na kita, so nung una nagtanong ka pa kung totoo ba. Oo po. Oo, may lag yata. Ilang taon ka na? 17 po. Ay, naku, 17! Napakabata, 17. So, ikaw yung napili ko kasi ano, wala din naman masyadong nag-comment. Mm-hmm. So, parang sabi ko, maraming salamat okay sa ito. Effort. So, thank you sa pag-comment at least, diba? Napansin nyo yung ano namin pa, giveaway namin. Pero ano pa lang to, start pa lang to. Ay, nahihiya ka? Nahihiya ka ba? Mahihiyain ka ata. So, ayun. So, ayun, i-message na lang. Gusto niya ba yung ano, yung price? Oo. Gusto mo ba talaga yung ano, yung makeup? Pwede din po. Basta alam ko mahal yung shipping fee. Ay, hindi, okay lang. May contact naman kami sa Manila para at least makadagdag sa sale ng makeup. Papabili na lang ako sa Watson's, tapos papadeliver ko dun sa address na binigay mo, ha? Wala ka nang iisipin, wala ka nang babayaran. Sige. Yun lang, sana magamit mo siya, sana ay ano, matuwa ka sa aming simpleng regalo. Sige po, thank you so much. You're welcome. God bless. Bye-bye. Bye-bye. God bless you. Bye-bye. Say, bye-bye. Welcome. Bye. Happy New Year po. Happy New Year. More blessings sa inyong lahat. Bye-bye. So, ayun. Nakakatuwa. Hindi ko alam na 17 pa lang pala siya. Ano din siya? Parang feeling ko ano din yung batang yun. Mahilig din siya sa mga artista kasi tiningnan ko na rin yung my story niya. Kasi usually naman yung mga Pinoy na mga ganong edad. Mahilig talaga sa artist. Pero nung kabataan ko, nung ganun akong edad. Wala akong access. Ayun yung ating first na good news for 2020. Yun yung una namin gustang i-share sa inyo. Sa lahat nung siguro mga less than 10 na nag-comment. Maraming salamat sa pagko-comment. Hindi naman
kasi tayo sikat pa na vlogger, but mm-hmm. At least we have a small community na. At least, na nakakapansin. At salamat sa effort na sa effort panonood at pagko-comment po. Ako. Kung kaya lang natin bigyan yung 10, siguro next time pag lumaki-laki na yung community. Sobrang dami pa talaga nating gustong i-share mm-hmm. na mga content. Pero ngayon, di pa talaga kami makapag-full blast kasi marami pa restrictions, ganyan. Nandito pa tayo sa bansa na medyo kailangan mong maging sensitibo sa lahat ng mga sinasabi mo, mm-hmm. sa mga lahat ng pinapakita mo. Mm-hmm. So, but we do have a plan na kapag nakauwi na kami ng Pilipinas, we all can out. All out. Basta yun, mga goals, ganyan. Yung next na agenda naman natin, guys, is about... Ano ba ito? Tonight with Boy Abunda. Boy Abunda. Boy Abunda. Yung next agenda natin is about how did 2019... Went. Pasa dumaan lang. Dumaan na. It was so different on how we welcomed January 2019 and then tsaka yung January 2020. Kasi ngayon January 2020 magkasama tayo. January 2019, umuwi kasi ako ng Pinas ng December. Mm-hmm. Tapos dumating ako, hindi talaga tayo nakapag-celebrate ng New Year that time. We did! Lumabas pa tayo sa streets noon. Yun lang, kasi parang December to January, kinasal yung kapatid ko. So, it was such a... great milestone of her life na at least naging part ako, naging part ka na rin in my behalf, parang gano'n. Nagkaroon pala ako ng increase noon, 150 that year. So February naman, nagsastart na tayong mag-ipon, nagdadali natin ng April. Actually, nung February na yun, nagsastart na kami mag-ipon ng mga stuff and namimili ng mga gamit para sa bahay. Sobrang tipid tayo, kasi dalawa yun eh. Para sa bahay namin kasi uwi kami ng April. So March dapat matapos na siya. Nagpabagahe tayo nung sink na binili din natin dito na sobrang tibay naman kahit papano. Tsaka yung mga konting grocery kasi yun yung style natin, di ba? Mm-hmm. Bumibili muna tayo ng groceries na pinapabagahe natin before tayo umuwi. At least may mga ilulutuin ka, yung mga gano'n. Para hindi na masyadong magastos. Kasi kami, pag nagbabakasyon kami sa Pilipinas, Pangasinan siya, tapos ako, Mindanao. Sobrang laki na nung 80,000 na budget. Diba nga nung nag-alat tayo ng 80,000, hindi pa natin nakubos. Usually, ang mga... Diniposit ko pabalik sa account. Nagagastos talaga natin is 50,000 for our regular trip. Mm-hmm. Na sagad-sagad na yun kung saan-saan na tayo nakakapunta. Pero that time kasi, meron tayong mga extra... Extra na kasi yung sa bahay na kailangan natin i-furnish. Kailangan natin bilan ng upuan, ng mesa, ng kaming aircon dun sa aircon. Isa. Kasi nga, electric fans, electric fans, ganyan. So yung sobrang lumobo yung mga expenses natin na Pero ang purpose kasi nun, para pag-uwi natin ng March, meron tayong matutulugan ng mga na comfortable na siya. February yata yung unang nilabas ko yung comics ko na Baleti High. So yun yung nagkaroon ng napansin ni Sir Marvin Malonzo, napansin ni Sir Budjetan, ganyan na nagkaroon ako na nag-comment sila doon tungkol sa comics. Parang yun yung stepping stone para ilabas, gawin na maging video game. So yung video game project na yun, unang-una siyang lumabas nung March, nag-viral yung game hanggang sa nakilala natin si Dodi, ganyan hanggang sa nag-reach out na yung mga news media outlets sa Pilipinas, nagkaroon na ng TV interview sa GMA, sa EBS. Doon nag-start din yung family ng BCG or Baleti City. And then, the name of Studio Enero. Yes. So this project, guys, is still ongoing. Mm-hmm. Kung gusto nyo maging part, bisitahin nyo lang ang ating website. Pwede kayong mag-message, ganyan. O, Facebook pala. Pwede kayong mag-message kahit ano. Pwede kayong mag-leave ng comments or siguro feedback, suggestions. Tapos, meron din tayong Patreon page na pwede nyo kami supportahan dun sa mga pinaggagawa namin. Mm-hmm. Para lang matulungan kaming mag-come up ng demo gameplay para matapos namin yung at makahanap kami ng bigger investors. Yes. Available din po yung link sa Facebook ng Baleti City. Nung March, syempre excited na umuwi ng Pilipinas ng April. So, ganun, prepare pa rin kami. And then, yun yung pinaka-important
important din na milestone na nag-start na tayong mag-monetize. Sa YouTube? Yes, na kahit alam mo yun, paunti-unti, parang less than $10, ganyan. So wala pa talaga kaming revenue nun. And then, April yun yung umuwi tayo ng Pilipinas. And then, for the first time, ayun, nakita natin yung ating pinagpaguran, yung bahay. We had our housewarming. Uh-oh. And then, first time, na-meet na natin si Christian. And then, nung April, nagkaroon tayo ng chance na makapunta sa UP Los Baños. UP Los Baños, para i-explain kung ano yung Balete City. Ganyan, first time kung pumunta. Sa forum nila, diba? Oh, first time mo din ba? First time ko rin mag-UP, di ba? UP Los Baños. Before that, na-meet natin yung mga amazing, kumbaga, first wave of Team BCG. Oh, Team BCG. Ayun, the experience is so... Sina Jake, sina Bulan. Yun. And then, sumama din sila sa atin pumunta ng 100 Island sa Pangasinan, which is a tricycle away from our simple abode. Oh, okay. Yung bahay na yun, isa lamang sa aming mga investment ba? Para hindi tayo magba-back to zero pag-uwi, di ba? And then... Ang hirap kasi na umuwi na wala kang bahay after working how many years abroad. Para at least, di ba, kampante ka, peaceful ka pag-uwi mo. Yung na may titirahan ka, ganyan. Isa pa din dun sa investment na inasikaso natin ng April is ang ating BDO Life, ang ating life insurance. Oh. Second payment na actually natin yung 2019, nag-start na ng 2018. So third payment na natin ngayong 2020, naka-lock-in siya for 5 years. Pangalawa lang yun sa ating investment, ang pangatlong investment natin ay... soon, i-share natin. Sobrang excited na kaming i-share sa inyo. And for sure... Siyempre, parang mamamarket din. Yes. Yun, yung investment na yun, for sure, isa sa inyo, mamimili na naman tayo ng lucky winner. Pagiging promo din siya na watch, like, and share. Para mas wider yung range na maaabot nun. Kasi maganda yung naisip namin na yun. Sobrang excited kami sa project na yun. May is parang ano siya, Ramadan. So pag Ramadan, lesser yung working hours, which is quite ano na rin siya, blessing for us. At least magkakaroon tayo ng longer hours na magkasama along with our friends. June was my birthday. Mm-hmm. Yun, my birthday month. Saan ba tayo nun? Nasa restaurant lang tayo. Kasi yun yung time na sabi ko na noong 2018, sobrang gumastos tayo. So sabi ko, 2019, gusto ko simple lang. So nagkaroon lang tayo ng intimate dinner with friends. Noong June, na-notify tayo ng YouTube ng first sahod natin. Pero yung first sahod natin na yun, nakuha natin siya after a few months. Kasi we had to change our billing address na. Ginawa natin billing name and billing address is kay ate na lang kasi sa Philippines. Kasi sinet up natin yung billing address natin na Philippines. Kasi eventually, uuwi din naman tayong Philippines. Mas mahirap pag sinet up natin siya dito sa UAE. Sobrang thank you sa mga naging part ng mga viewers and commenters ng aming old videos, mga una-unang videos. July, nothing much na ano important na event ng July. But then July is also a huge part of our 2019. August, September, yun yung nagkaroon tayo ng challenge. We worked on it together na parang walang BBTO. Mm-hmm. Diba? Yung challenge na yon is naging threat for you to come home. Pero sobrang blessing kasi hindi naman, diba, nangyari. Na sobrang swerte mo, swerte natin na magkasama pa rin tayo ngayon. Yun lang yung nawalan ka na ng trabaho. Pero hindi tayo nag-give up. Parang push pa rin natin to. Kumbaga, each challenge, basta wag lang kayong magsisihan. Ganyan. So, ayun, na-regain pa rin yung same work, same job, same income. So, sobrang swerte natin din sa 2019. It's a roller coaster ride indeed yung 2019, di ba? May ups and downs din talaga. Kailangan mo lang siyang malampasan. We're so lucky kasi mahilig din naman tayo sa pageantry. So, nung mga bare months na yon, sobrang dami nating naging income sa YouTube. And then, thank you so much sa mga pageant fanatics. Actually, yung October natin na income, hindi siya ganun kalaki. But then, I believe na malayo ang narating niya. Kasi nung end ng October, yun yung nagkaroon ng earthquake sa Mindanao, especially dun sa province namin. So, parang nag-pledge talaga ako na whatever
yung kikitain natin sa October, ibibigay natin yan. So in advance ko na yun, parang chineko kung magkano yung magiging revenue namin sa October. And then actually end of November pa siya makukuha. Pero inano ko na siya na, ah, ito yung makukuha natin, ipapadala na natin lahat, itutulong natin sa kanina, diba? During 2019 yata, yung twice akong nakasama ng photography exhibit. Sa international. US. Mm-hmm. USA. Doon wala ko doon. Pero hindi, malaking bagay kasi sa akin personally. And your portfolio na rin, diba? Additional, kumbaga, bonus yun para sa portfolio ko. So, twice na participation internationally. Tsaka, isa ang local exhibit sa Baguio. At least, di ba, hindi naman patay yung aking art life. Mm-hmm. Artist life. Pero hindi mawawala na pinaka-important na event siguro sa atin monthly is, most especially sa'yo, sa akin naman is every after month, yung pag-share sa family. We are very blessed right now na kaya nating magbigay. We can provide sa ating kasi family dati, nanay. Wala talaga eh, diba? So, kulang talaga yung... Pero apart from that, parang hindi mo binabaliwala yung responsibility mo, yung kailangan makapag-provide ka sa family. Hindi talaga namin nakakaligtaan na itong ano na to para sa itong investment, diba? Oo. Diba? Dapat nandun pa rin para pag-uwi natin last quarter na lang siguro. Nakaka-excite na. You're putting a date na... Yes, because I'm pretty certain about it. Wow! Ayun. Kasi ang dami kong gustong i-share na yung iba ay magaganap na this year in God's will or in Allah's will. Yung pangatlong investment namin. Kasi yung bahay, yung video live, tsaka yung pangatlong investment, gusto namin siyang i-share and gusto namin maging part kayo ng investment na yun. We're looking forward for a more bountiful, blessed na 2020 together and with you guys as well. We're actually planning to revamp or mas more active yung channel namin about us. So, please give us ideas, yung mga importante yung mga tanong. Especially kung sa OFW or OFW sa pag-upload, paano? We can also do a day vlog kahit once. We will be more open pag uwi namin ng Pilipinas. Alam nyo na yan. So much excitement! So ayun guys, kailangan natin magpalit ng camera. Nakikita na namin ang sarili namin sa camera na to. Investment din natin yun yung mga equipments na... Yung pa-unti-unti. Tagi-isang mga equipment for the studio, like lighting, ganyan, mga studio lights, softboxes, ganyan, isa-isa, mga tripods, kahit yung mga sound system na meron tayo, isa-isa, it's all because of master plan na magiging parang business siya. Kasi ganun talaga, after. Kailangan lahat ng bibilin mo or ipunin mo eh, para sa future plans talaga. Kasi mas maganda yung pang long term na. Wag tayong mag-stick sa short term. Mas maganda yung parang temporary lang siya na mamay hindi mo na siya magagamit. So last thing na gusto natin i-share, what are we looking forward for 2020? Siyempre yung ating project na ano sa... Balete City. So yun, yung pangatlong project natin. Yung pangatlong sana project makuha na natin siya and then maayos na natin siya according sa ating plano, according sa ating theme na talagang sobrang matagal na naming pinag-isipan, pinagpaplanuhan at gusto naming ma-experience nyo siya guys. Gusto naming i-share yung experience to be there. So I just wish na it will be up and running na. Sana ma-materialize na talaga natin this. For BCG naman, ang 2020 is a very positive year para sa BCG kasi maraming mga opportunities. So ang nilook forward ko lang is sana mag-materialize yung mga opportunities na yon. So magkaroon na ng office, magkaroon na kami ng mga equipment, and matapos namin yung demo gameplay in less than a year kasi nga sa mga opportunities na meron. For us naman, sana may uwi na natin ang mga gamit. Ayun, yun din yung isang goal na may uwi na yung mga ibang gamit na hindi na ginagamit. Because I think for the coming year, we don't need a huge space anymore. Parang kumbaga, para mas easier yung transition.
ng alam mo yun, yung pag-uwi, yung paglilipat ng gamit kasi yung mahirap. And then this year, plano kong magbakasyon out of country talaga. Sana, let's see kung my budget. That's all for today. We hope na nagustuhan nyo yung mga thoughts and experiences namin for now. If you have any questions or kung may suggestions kayo, please don't forget to comment down below. Mag-subscribe na rin kayo sa aming channel. And don't forget to hit that notification bell para updated ka sa aming mga next upload. So guys, maraming salamat for watching us. We have a lot of videos done and we have a lot of videos coming. So see you on the next video. Bye!